alamin ang kapalaran mo. Sa araw na ito, pang-araw-araw na horoscope September 30, 2020. Bago natin umpisahan ang video na ito, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated kapag may bago akong video na i-upload. Maraming salamat. Abangan ang special shoutout pagkatapos ng video na ito. Pang-araw-araw na horoscope ay tumutulong sa iyo upang masuri ang likas na pangyayari na nangyayari bukas, ngayon mismo. Ang isa sa mga pangunahing bentahe ay malaman mo ang mabuti at masamang resulta na darating sa iyong buhay bukas sa pamamagitan ng pagsusuri ng paggalaw ng mga konstelasyong pangplaneta. Ito, malalaman mo ang tungkol sa mga bagay na maiiwasan o isaalang-alang, napatunayan man o hindi ang iyong bukas na maging mabunga at progresibo at kung ano ang mga hadlang at hamon na dapat mong harapin sa tulong ng pang-araw-araw na horoscope. Ang prediction ng horoscope ay isang pangunahing mode ng sinaunang astrolohiya kung saan maaari nating malaman ang tungkol sa kasaysayan at hinaharap ng isang tao o lugar at hulaan ang tungkol dito. Kung saan sa isang panig, isinasiwalat ng daily horoscope ang mga hula tungkol sa buhay tungkol sa ating kasalukuyan, ang bukas ng horoscope, sa kabilang dako, ay tinalakay ng detalyado ang tungkol sa darating na hinaharap ngayon. Ang mga hula ay ginawa para sa 12 zodiac sign na naruroon sa Vedic astrology, na ang mga sumusunod. Aries. Ang Saturn ay nakabukas ng direkta pagkatapos ng paggalaw ng retrograde mula noong Mayo. Mahal na Aries, at mga usapin sa karera at reputasyon ay nakatakdang punin ng singaw, kahit na ito ay isang mabagal at matatag na tulen. Ang impluensyang ito ay kapaki-pakinabang para sa paglilinaw ng iyong mga layunin sa negosyo, karera, at landas sa buhay, lalo na't ang Jupiter kamakailan ay naging direkta sa parehong lugar ng iyong solar chart. Ang parehong mga katawan ay nasa kanilang huling kahabaan, na nakatakda upang magpatuloy sa Disyembre. Sa linggong ito, maaaring mayroong isang pagsusuri sa katotohanan, ngunit makikilala mo rin kung ano ang tunay na magagawa. Nagdadala ka ng higit na kumpiyansa sa iyong trabaho o pakiramdam na mas may kakayahang hawakan ang iyong mga responsibilidad at manguna. Kung ang isang pakikipagsapalaran sa negosyo o landa sa buhay ay tila na block up sa mga nakaraang buwan, ngayon ay lumiliko ka na. Gayunpaman, ang mga enerhiya ngayon ay nakakaramdam ng isang maliit na hindi nakadirekta o malabo hanggang ngayong gabi kapag ang buwan ay pumasok sa iyong pagsign. Maghangad na mag-isip at mangarap ng damdamin sa halip na magkaroon ng maaasahang konklusyon hanggang sa pagkatapos. Lucky number for the day, 7. Lucky colors for the day, violet at green. Taurus. Ang mga enerhiya ngayon ay mas mahusay para sa paghanap ng mga paraan upang mabuhay muli, mahal na Taurus, at hindi perpekto para sa paglo-lock ng isang bagay. Ang pagbabahagi, pag-aaral, paglalathala, paggalugad, mga legal na bagay, o edukasyon ay maaaring mga ilangan ng labis na pansin sa mga patakaran at istruktura sa linggong ito at sa pagsulong natin. Hindi ka na nasiyahan sa mga bagay na naghihintay, at mas handa kang gawin ang batayan upang maisulong ang mga bagay sa Saturn na nakadirekta ngayon sa iyong solar ninth house. Ito ay isang magandang panahon upang magtrabaho sa pagdadala ng mga inaasahan sa mundo. Ang mga paalala na dapat kang magbayad ng pansin sa mga katotohanan ng isang sitwasyon ay maaaring matindi, ngunit huwag hayaan ang isang maliit na pagsusuri sa katotohanan na makapagpahina ng loob sa iyo. Ang mga pagsisikap sa pagpapabuti ng sarili ay maaaring maging focus at matagumpay sa iyong pagsulong. Dahan-dahan ngunit tiyak, makakahanap ka ng mga bagong dahilan upang maging maasahin ka sa mabuti sa kung saan ka pupunta. Lucky number for the day, 8. Lucky colors for the day, white at green. Gemini. Ang hamon ngayon ng Mercury Neptune ay maaaring magturo sa isang hindi pagkakaunawaan o pansamantalang kawalan ng kailanawan sa isang bagay, mahal na Gemini. Gumamit ng isang, maghintay at makita, na pag-uugali para sa pinakamahusay na mga resulta. Gayunpaman, sa direkta ngayon ng Saturn, maaari mong asahan ang iyong matalik na mundo upang makakuha ng higit na kailanawan sa linggong ito at sa pagsulong namin. Nakakuha ka ng isang mas malakas na kahulugan ng kung ano ang gusto mo mula sa iyong mga relasyon o nakikita ang ilang pasulong na pagunlad sa mga buwis, utang, o suporta sa pananalapi. Maaaring may pangangailangan na mabaluktot na mag-uudyok sa iyo na maging mas maasikaso o responsable. Ang isang pangako ay dumating sa mas malakas na pagtuon. Ang pagharap sa katotohanan sa isang bagay ay maaaring maglagay sa iyo sa isang may kapangyarihan na posisyon. Kung nagantala ka sa pag-ayos ng iyong pananalapi, handa ka na ngayong i-roll up ang iyong mangas at kunin ito.
Parehong Jupiter at Saturn ang nasa huling bahagi ng kanilang pagbiyahe sa iyong solar ikawalong bahay, at hanggang kalagitnaan ng Disyembre, ang paggawa ng positibong mga pagbabago sa pamumuhay ay mas pinaburan. Lucky number for the day, 5. Lucky colors for the day, brown at white. Cancer. Direkta na ngayon ang Saturn pagkatapos ng higit sa 4 na buwan na paggalaw ng retrograde, mahal na Cancer, at mas malinaw ka tungkol sa kinatatayuan mo kasama ng iba. Ang kilanawan tungkol sa isang relasyon o iyong mga pangangailangan mula sa iba ay maaaring magbigay ng kapangyarihan sa iyo sa linggong ito, at sa pagsulong namin. Makatutuhan ang mga inaasahan ng mga proyekto at mga tao na humantong sa isang mas malakas na pakiramdam ng direksyon at groundedness. Maaaring may isang realidad na kakaharapin o isang pakiramdam ng obligasyon na nagpapasigla sa iyo. Habang ang isang pangako o responsibilidad ay maaaring magbitin sa hangin, mas handa kang harapin ito. Maaari mong maramdaman na lumiliko ka sa isang relasyon. Sa kabilang banda, ang mga enerhiya ngayon ay hindi partikular na malinaw. Kung asahan mo ang katumpakan ngayon, maaari kang mabaygo, ngunit magandang panahon upang isipin ang mga posibilidad. Lucky number for the day, 3. Lucky colors for the day, green at yellow. Leo, sa direkta ngayon ni Saturn pagkatapos ng maraming buwan ng paggalaw ng retrograde, mahal na Leo, maaari kang bumalik sa track na may dieta o plano sa fitness, gawain, o isang proyekto sa trabaho. Ang mga bagay na ito ay maaaring tumigil sa marahil nakakabigo na mga paraan sa nakaraan habang pagkatapos ng isang uri ng pagsusuri sa katotohanan, hilig mong gumamit ng isang mas prangkang diskarte sa pagpupulong at pagharap sa mga responsibilidad na ito. Higit na kailanawan ang dumating sa trabaho, kalusugan, at kabutihan. Ang pag-aaral kung saan ka paninindigan sa isang bagay ay maaaring maging isang kaluwagan at maaari ring mapabuti ang pagpaplano at paggawa ng desisyon. Mayroong isang tinge ng pagiging seryoso sa Linggo, ngunit ang magandang balita ay maaari ka ring makahanap ng maraming lakas sa katotohanang alam mo na ngayon kung saan ka tumayo. Ang mga susunod na Linggo ay maaaring maging partikular na aktibo para sa organisasyon at pagpapabuti ng sarili. Mas kapaki-pakinabang ang higit na istruktura, at ang pagbawas sa ilang mga aktibidad ay maaaring kinakailangan upang makabalik sa track. Ngayon, maaaring maging mahirap upang makapagsimula sa isang produktibong landas ngunit ang mga paglilipat ay maaaring hikayatin ang iyong imahinasyon. Lucky number for the day, 1. Lucky colors for the day, blue at green. Virgo. Maaaring magkaroon ng isang medyo matino o seryosong tono sa Linggo, mahal na Virgo, kasama ang kamakailang istasyon ng Saturn. Sa huli, ang direktang pagliko nito ay kapaki-pakinabang para sa paglilinaw ng iyong mga damdamin, relasyon, proyekto, at pakikipagsapalaran. Kinikilala mo kung ano ang tunay na magagawa. Huwag magulat kung nakakaranas ka ng malakas na mga likas na hilig na makitid sa mga partikular na layunin at proyekto, dahil magandang panahon na upang gupitan ang himulmol. Maaari kang maging inspirasyon upang gumawa ng mga pagbabago sa pamumuhay o upang muling magrekomenda sa isang proyekto o relasyon. Maaring maging pinakamahusay kung nais mong makita ang mga pakinabang ng pagharap sa katotohanan, sa halip na ang pakiramdam ng pag-aalaga ng panghihina ng loob. Ang direktang istasyon ng Saturn ay isang taon ng paglitaw, at ito ang huling oras na nangyari ito sa iyong sektor ng pag-ibig, mga malikhaing proyekto, at libangan. Magiging abala ka sa pagpapaputok ng mga bagay sa ilan sa mga larangang ito ng buhay sa mga darating na Linggo. Lucky number for the day, 7. Lucky colors for the day, orange at blue. Libra. Sa direkta na ngayon ni Saturn, mahal na Libra, ang pag-aayos ng iyong personal na buhay ay pabor na pasulong. Ang pagharap sa iyong mga responsibilidad sa realismo ay naglalagay sa iyo ng isang malakas na posisyon upang pamahalaan ang mga ito. Dalhin ang mga bagay ng paunti-unti at amasahin ang proseso ng pagdadala ng higit pang kaayusan at seguridad sa iyong personal na espasyo at panloob na mundo. Ang Saturn ay nasa huling hita na ng iyong solar ika-apat na bahay at nakatakdang magpatuloy sa Disyembre. Si Jupiter ay nasa iisang bangka. Inihahanda ang unti-unting pagpapabuti sa buhay ng pamilya, ngunit inilalagay mo rin ang gawain upang maganap ang mga bagay. Ang mga proyekto sa pagpapabuti ng bahay ay maaaring ipagpatuloy o kunin ang tulen at maaaring tumibay ang mga relasyon sa pamilya. Mayroon kang isang tunay at lumalaking kahulugan na ang mga bagay ay nagiging mas mahusay. Sa mga susunod na buwan, ang lakas ng bituin ay kasama mo para makita kung ano ang kailangang mapabuti sa iyong personal na buhay, sa bahay, o sa loob.
Maaaring may isang realidad na kakaharapin o isang obligasyong tuparin ngayon o sa linggong ito, ngunit itinutulak nito ang mga bagay sa unahan. Ngayon, gayunpaman, naglalayong maglaan ng oras mula sa mabibigat na pag-iisip kung maaari mo. Maaari kang makaramdam ng pagod o inspirasyon, nakasalalay sa kung anong nilalaman ka sa hindi pansamantalang pagkakaroon ng mga sagot. Lucky number for the day, 3. Lucky colors for the day, white at green. Scorpio, ang Saturn ay nakabukas ng direkta pagkatapos ng higit sa 4 na buwan na paggalaw ng retrograde, mahal na Scorpio, para sa huling oras sa iyong sektor ng komunikasyon. Sa linggong ito, maaaring mayroong isang pagsusuri sa katotohanan o isang malakas na paalala ng iyong pangangailangan na ayusin o alagaan ang iyong pang-araw-araw na gawain. Ang mas maraming istruktura sa iyong mga komunikasyon, pag-aaral, at koneksyon sa iba ay maaaring makinabang ng malaki. Ang pagpapaliban ay magastos at habang natutugunan mo ang iyong mga layunin at responsibilidad ng mas mabilis, sa palagay mo mas masigla at tiwala ka. Nasa mataas na posisyon ka rin upang suriin kung alin sa iyong mga interes, pag-aaral, at proyekto ang tunay na nagkakahalaga ng iyong mga pagsisikap. Ang pagharap sa katotohanan ay sa huli ay nagpapatibay kahit na medyo hindi komportable ito sa una. Ang mga responsibilidad at tungkulin ay maaaring mapalaki sa ngayon lamang. Gayunpaman, ngayon, pinakamahusay na mag-ingat para sa hindi pagkakaunawaan sa Mercury sa iyong pag-sign sa isang menor de edad na sagupaan sa mailap na Neptune. Lucky number for the day, Siyam. Lucky colors for the day, black at blue. Sagittarius. Ang Saturn ay nakapwesto lamang at naging direkta, mahal na Sagittarius na nagpapaalala sa iyo ng halaga ng pagiging simple sa linggong ito. Ang mga usapin sa pera ay nangangailangan ng higit na istruktura at disiplina, ngunit nagpapabuti rin sila ng tuloy-tuloy. Tumuon sa pagpapatibay ng iyong budget, suriin ang mga proyekto sa negosyo, at pagbaba ng labis upang maaari mong pakiramdam na mas ligtas at bigyang pansin ang iyong mga praktikal na gawain. Hinihiling sa iyo ni Saturn na maging responsable at mag-mature tungkol sa mga larangan ng buhay na nakakaapekto dito. Sa iyong kaso, hanggang Disyembre, ang iyong pananalapi, mapagkukunan, at talento. Ang mga gantimpala sa paggawa nito ay maaaring maging makabuluhan kahit na madalas silang ipagpaliban. Ang paglalagay ng ilang kawalang katiyakan sa likod mo ay maaaring humantong sa mas mahusay na mga plano na sumulong. Gayunpaman, ngayon, ang kaugaliang maling kalkulahin ang ilang mga detalye ng isang plano ay malakas. Posibleng magkahalong o hindi na sagot na signal. Lucky number for the day, 8. Lucky colors for the day, brown at blue. Capricorn. Ang iyong namumuno sa planeta, si Saturn, ay nakapwesto lamang at nakadirekta, mahal na Capricorn, na tumutulong na mapalakas ang iyong kumpiyansa na harapin ang katotohanan at gumawa ng mas mahusay na mga desisyon. Ang Saturn ay nasa huling kahabaan ng paglilipat ng iyong pag-sign, at sa Disyembre, ito ay magpapatuloy, hindi na bumalik sa Capricorn hanggang 2047. Nasa maayos kang kalagayan para sa mga tukoy na hangarin sa kalusugan upang maipagpatuloy o magsimula. Ang iyong pagpapasya na isulong ang mga bagay ay tumataas ngayon. Ang mga responsibilidad at problema ay walang alinlangan na magpapalaki sa iyong isipan, ngunit ito ay isang nagpapatibay na pagbabago. Sa mga susunod na linggo, maaaring mayroong isang malakas na pagtuon sa pag-aayos, pagsunod sa mga patakaran, at pansin sa mga praktikal na detalye. Ang iyong ginhawa sa pagharap sa katotohanan at pag-aalaga ng iyong mga responsibilidad ay nagpapabuti, na humahantong sa mas mahusay na mga desisyon. Gayunpaman, ngayon, ang isang hamon ng Mercury-Neptune ay maaaring mag-iwan sa iyo ng pagod sa isip o inspirasyon, depende sa kung komportable ka sa pag-iwan ng ilang mga bagay sa hangin. Lucky number for the day, 5. Lucky colors for the day, maroon at pink. Aquarius. Katatapos lamang ng Saturn ang retrograde cycle nito, mahal na Aquarius. Habang ang taunang direktang pagliko na ito ay madalas na may maliit na dosis ng katotohanan, humantong ito sa isang pakiramdam ng lakas at kilanawan. Maaari itong maging isang oras upang harapin ang mga elemento ng iyong nakaraan na muling lumilitaw bilang mga katotohanan o katotohanan. Ang pag-alam sa iyong posisyon ay maaaring humantong sa paggawa ng mas mahusay na mga plano. Mula ngayon, madrama mong mas nasaangkapan ka upang mailagay sa likod mo ang mga negatibong gawi at ugali. Unti-unti, mararamdaman mong mas malakas ka, mas may kakayahan, at mas malinaw. Kung nagpaliban ka sa isang bagay, tila mas prangka ito upang hawakan ito.
Sa Disyembre, ang parehong Jupiter at Saturn ay papasok sa iyong pagsign, at maaari itong maging isang oras ng mga bagong pagsisimula at karagdagang kilanawan. Hanggang sa gayon, ang mahalagang trabaho ay nasa hinaharap habang naghahanda ka. Nilinaw mo ang mga deck at sinisimulan mong gawin ito ng may mas malakas na layunin ang layunin. Kahit na, ang mga minor de edad na paglilipat ngayon ay maaaring magturo sa mga hindi nasagot na komunikasyon o maling direksyon. Ang mga presentasyon o makahulugang pag-uusap ay dapat na maghintay. Lucky number for the day, 6. Lucky colors for the day, white at orange. Pisces. Maaari kang maging kapaki-pakinabang na abala o konektado ngayon, mahal na Pisces. Gayunpaman, maaaring may ilang mga kalabuan upang pamahalaan. Maaaring may nawawalang impormasyon o mga sitwasyon na hindi madaling masuri dahil ang nais na pag-iisip ay malakas na nilalaro. Layunin na magpahinga mula sa sobrang pag-iisip. Gayunpaman, ang Saturn ay naging direkta lamang, at ang mga katotohanan na darating sa linggong ito ay makakatulong sa iyo na makakuha ng isang tunay na mahigpit na pagkakahawak sa katotohanan ng pagkakaibigan o mga proyekto, isang pangmatagalang plano, mithiin, o layunin. Mas madaling gumawa ng mas mahusay na mga pag-aayos na may pakiramdam kung ano ang maaaring mabuhay at kung ano ang hindi. Nagagawa mong ilagay ang mga pagpapaliban na paraan sa likuran mo sa ilang mga rehiyon ng iyong buhay, at masarap sa pakiramdam na gawin ito. Nasa mas maayos kang kalagayan para sa pag-uayos, pagsulong, at pagtugon sa mga responsibilidad na isinasagawa. Mahalagang maghanap ng mga paraan upang gawing simple o mabawasan, kahit na hindi ito ang pinakamadaling pagpipilian. Lucky number for the day, Sham. Lucky colors for the day, pink at gray. Special shoutout to the following. Special shoutout kay Ma'am Jocelyn Tenido, watching from New Jersey. Thank you for watching, Ma'am. Special shoutout kay Ma'am Ellen Seth, watching from Hong Kong. Thank you for watching, Ma'am. Special shoutout kay Ma'am Narcisa Aldan. Thank you for watching, Ma'am. Special shoutout kay Ma'am Marilyn Marcos, watching from Athens, Greece. Thank you for watching, Ma'am. Special shoutout kay Ma'am Lisa Taping. Thank you for watching, Ma'am A. Special shoutout kay Ma'am Nasi Malaps. Thank you for watching, Ma'am. Special shoutout kay Ma'am Leia Inday Nancy 26. Thank you for watching, Ma'am. Special shoutout kay Ma'am Merly Wada. Thank you for watching, Ma'am. Special shoutout kay Ma'am Leia from Baran. Thank you for watching, Ma'am. Special shoutout kay Ma'am Jane Arakyong. Thank you for watching, Ma'am. Special shoutout kay Ma'am Fatima Bibi. Thank you for watching, Ma'am. Special shoutout kay Ma'am Seth Sueso. Thank you for watching, Ma'am. Special shoutout kay Ma'am Jaluwena Mayday Yuman. Thank you for watching, Ma'am. Special shoutout kay Ma'am Maribel Arga. Thank you for watching, Ma'am. Special shoutout kay Ma'am Wang, watching from Hong Kong. Thank you for watching, Ma'am. Special shoutout kay Ma'am Nali Quinto. Thank you for watching, Ma'am. Special shoutout kay Ma'am Desiree Tesoro. Thank you for watching, Ma'am. Special shoutout kay Ma'am Nera Sapila. Thank you for watching, Ma'am. Special shoutout kay Ma'am Beth Soriano. Thank you for watching, Ma'am. Special shoutout kay Ma'am Charlmay Serato. Thank you for watching, Ma'am. Special shoutout kay Ma'am Melody Long. Thank you for watching, sir. Special shoutout kay Ma'am Maria Fe Escudero. Thank you for watching, Ma'am. Special shoutout kay Ma'am Joanne Cruz. Thank you for watching, Ma'am. Special shoutout kay Ma'am Virginia Nagit. Thank you for watching, Ma'am. Kung gusto mong magpa-shoutout sa next video, comment na. Maraming salamat sa panonood, mga kapatid. Sanay na gustuhan nyo ang video na ito, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka pag may bago akong video na i-upload. See you on my next video.